Good day. Today we'll talk about production management related concerns. No? We have today our production manager for Red Room Media Productions, Eloisa Espino-Sanchez. Hello. Hello. Hi. Okay, so, pag-usapan natin muna yung, dun muna tayo sa pinakamaliit na budget. No? Manyika or Dolls. It was an entry which actually won the grand prize to the Cinema Dali Short Film Competition noong 2006. Okay, so, and then, had a very small budget, 5,000, pero the prize, the grand prize was 10,000 nga. 20,000 pesos. 20,000 naman. So, 2006, in fairness naman, yung 2006, malaki bagay na yung 20,000. Okay. Sa Manyika, if you watch the short film and looked at the credits, pareho tayong production managers doon. Okay? So, that was 14 years ago. Ano ba naalala mo doon sa Manyika? Ito yata ang first ko na nag-PM ako kasi yung nauna mong film, yung Lababo, hindi pa naman ako na-involve doon sa pagkakatanda ko. More of on the side lang talaga. For Manyika, so, dahil nga sobrang liit lang ng budget natin, and it was really, parang for fun lang talaga siya, tama ba? So we made do with that small budget. Tapos, ang bulk ng budget napunta talaga doon sa sasakyan. Bilang tayong lahat sa Red Room Media Productions, wala tayong sariling sasakyan. Kaya kailangan every time, talagang kailangan nating mag-rent. Especially na since group siya, may gamit ka, kailangan mo talagang mag-rent ng malaking sasakyan. So yung kalahati ng budget ng 5,000 napunta talaga sa rental ng sasakyan yon. And then the rest, mga kaibigan, yung main actors natin, mga kaibigan. Pero syempre bibigyan naman natin sila ng maliit na talent fee. Tapos yung location, syempre given kasi na kailangan sa luneta mo siya i-shoot eh. It's one of the guidelines ng film festival. So at least isa sa mga location solved na. So yung ginamit natin for the other location, di ba? Bahay nyo. So syempre wala nang bayad doon, di ba? Libre na 'yon. Yung kagandahan din kasi doon sa Cinema Dali, no, if I remember it right. Dahil nga sa requirement, no, doon sa mga contestants na sa Luneta or Rizal Park, yung kung saan i-shoot dapat yung short film mo. No, ano 'to eh, parang 24-hour challenge. Okay, so you'll start shooting and then you're going to submit the output after 24 hours doon sa, I'm not sure if National Commission for Culture and the Arts or sa Film Academy of the Philippines. Kasi si John Wong yung nagpasa, siya yung director, eh, no? So dalawang organizers nung Cinema Dali Film Festival. It's for National Arts Month, eh. So sa pagkakalala ko, ano yan? February yan of 2006. Okay, tapos every National Arts Month, meron lineup ng mga events ang NCCA. That time, nakipag-partner sila sa FAP or sa Film Academy of the Philippines. Okay, tapos sa pagkakalala ko, ang judge niyan, ang yumaong director na si Direk Mel Chonglo. Okay, so yon. So, dahil kailangan mag-shoot sa Luneta, no, kailangan nating sulatan yung Rizal Park's committee. Okay, sa pagkakaalala ko yung opisina nila banda doon sa ano eh, doon sa maraming kalapate na side, no, ng Rizal Park. Ang gagandahan naman dahil ang organizer ng contest ay National Commission for Culture and the Arts, at that time mayroong mga activities yung NCCA sa Rizal Park, basta project siya under NCCA, madaling mapapayag yung ano, yung office ng Rizal Park. Okay, at saka libre. So nagsulat tayo ng letter, no, doon sa Rizal Park office, and then they agreed na libre kasi nga purpose din naman niya is i-feature yon eh, yung different sites doon sa Luneta. Na ang dami-dami, no, makikita mo doon sa
sa Manyika. Okay. And yun nga, kung napanood nila yung film, kung titignan mo talaga, kung imaginein mo yung script niya, swak na swak talaga siya, yung script, doon sa location. Kasi marami kang, di ba, yung story is nagde-date sila. So, kahit na nasa isang venue ka lang, ang dami mong makikita different locations na parang from someone na hindi familiar sa Luneta, hindi niya iisipin na isang lugar na yun. So, isang lugar lang, pero ang dami mong nakita ng mga different locations. Kasi, pagka titignan mo siya, no, maganda siyang balikan kasi wala pang Manila Ocean Park that time. So, akaalala ko yung time na no na binato ni Sheenly si Bor Ocampo, no? Yung nandoon sa picnic area, picnic grounds. Yun na ngayon yung tinayuan ng Manila Ocean Park. Tapos may skating rink pa diyan, no, na malamang nakita rin nila doon sa short film. Tapos wala pa yung photo bomber. Wala pa yung photo bomber. Oo. Pero nandyan yung mga Japanese garden, Chinese garden, na nandun pa rin naman, tsaka yung fountain, no? Tsaka yung flower clock. Nandun pa rin naman yung flower clock, tsaka yung dalawang karabaw ba yun? Ayun, na part ng Luneta. Okay, so aside from yung dahil libre na yung location, okay, ano na lang yung problema ng production management team? Yung sa food, ang nagawa natin noon, dahil nga malilang yung budget natin, naghanap tayo ng sponsor. Yun. So, kailangan mong makahanap ng mga sponsors who are willing to provide for the film. Pero syempre, bibigyan mo rin sila ng X deal. Whether ipapakita mo sila dun sa film, ipakita mo yung logo nila, or kahit dun sa credits. So, meron namang merong mga companies na hindi naman kailangan hard sell, na kailangan ipapakita mo siya na ginagamit yung actor or actress dun sa film, kahit dun sa end credits lang. Meron namang. Pero dahil hindi naman to yung ating unang pelikula, no, na nagkataon lang na kasi ito yung mga naka-upload, no, sa YouTube. Yung matagal na rin naman na nag-shoot ng short films, no, yung Red Room Media Productions. Yung first short film ko ngayon, Lababo, sa pagkakaalala ko 2005 yon, 1 year after, no, nung Red Room. Tapos yung during that time, meron na ring mga Sinimalaya na short films na na-shoot si Ana Isabel Matutina, yung director nga ng Hingalo, si Pamira, si director ng Huwag Kang Titingin, tsaka si Ogie Sugatan, no, yung kapalaran ni Virgin Mario. So yun yung unang tatlo na na-shoot, tapos dalawa yung nakapasok sa First Sinimalaya, yung Panaginipan by Ana Isabel Matutina, tsaka yung Blood Bank ni Pamiras. Okay, so that time, meron tayong may mga contacts sa tayo, no, na papadala natin ng food sponsorship. Okay, so naalala ko, mga suki natin diyan, Ping-Ping's Lechon, Belgian Waffle, Crystal Clear para sa tubig. Oo, kailangan 'yon. So 'yun, parang so doon pa lang, no, nasagot na yung pagkain natin. Parang buong araw yata na nasa Luneta tayo at nasa picnic group tayo, okay, nakain natin yung Ping-Ping Lechon at kainin natin yung Crystal Clear na drinking water. Okay, so kung nandun man sila sa credits, mabuti nga wala naman sila dun sa pelikula, no? Kung hindi, malaki siguro yung problema natin dun sa creative team. Naalala ko dyan, dahil nga nagtitipid na rin tayo ng gasolina, parang sa isang bahay na lang tayo magagaling, eh. Ay, so doon na lang tayo lahat sa dating opisina ng Red Room. So isang trabaho ng PM kasi yung pag-schedule, di ba? So pag-schedule nung during the shoot, kung anong oras kayo aalis, pupunta doon sa first location, anong oras yung grind, anong oras yung dapat unang mag-shoot, ganyan. So so marap epic fail talaga to. So aga natin gumising, sabi natin, parang hindi na yata kami natulog. So sabi natin, kailangan nandun tayo sa Luneta bago mag sunrise.
para makunan natin yung sunrise. Eh di, ang dilim-dilim pa, di ba? Ang dilim-dilim pa, larga na tayo. Tapos, ipunta tayo doon, nadilim pa, di ba? Hintay tayo, naka-ready na lahat. Nakatap na yung camera. Nakadapa pa yata sa damuhan kasi nga wala pa nga yung Manila Ocean Park, picnic grove pa yun. Oo. Tapos, hindi hintay tayo. Tapos, sabi namin, bakit wala pa rin yung sunrise? Bakit parang maliwanag na wala pa rin yung sunrise? Tapos, pakalang natin na-realize, OMG! Sunset nga pero sa luneta, hindi sunrise. Oo, so yun, no? So, dun pala, no? Lesson learned, no? Sa production management, kailangan mo rin ng research, no? Yes. No? Baka bangag-bangag tayo nun dahil hindi natulog, no? Ang sunset sa luneta, ang sunrise ay sa bandang sa east. Baka. Sa Rizal. Sa Rizal, syempre. Okay, so yun yung hindi. Tapos, aside from that, may mga hiningi pa si John Wong, eh, no? Bukod dun sa sunrise, bukod dun sa pagkain, bukod dun sa van, bukod dun sa susunduin natin yung mga artista. Na, actually, ano lang yan eh. Ang gamit lang yan, isang ano, mini DV camera na maliit. No, kay Jordan yata yon. Tapos, yung ano, yung butterfly. Mm-hmm. Pag-reflect lang ng light. Mm-hmm. Tapos, yeah, oh, yung banig. Oo, banig. Yun na yata. Parang, hindi tayo dapat abutin ng gabi, no? Although, meron isang scene doon na gabi, yung last, yung parang nabangga. Yes. Yung isang character. Okay. Yun. So, ano pa so, yung... So, pwede naman mag-spoiler dito, di ba? Kasi in-action na. Yun. So, ano pa yung ano, kinailangan ng production management team na i-provide sa creative team? Dahil maliit lang din yung group, production team, maliit lang naman din. Halos anim lang tayo nun kasi maliit na band lang yung sasakyan natin eh. Tayong dalawa sa production management team. No, tapos nagdo-double din ako nakasama nila doon sa creatives. Mm-hmm. Tapos, si Richard PD. Richard Legaspi ang PD. Si Jordan Arabejo ang director of photography. Mm-hmm. Tapos dalawang artista. Tapos si John Wong, siya yung writer. No? Tapos siya rin yung didirect. No? Kasi nga nalaman namin na merong contest. No, na kailangan sa Rizal Park. Okay, tapos si PD, si Richard, parang ano, parang inutusan yata siya na ano, na bumili ng mga magkakapareho na manyika sa Divisoria. Okay. Tapos yung alala ko, dahil nga 20,000 pesos lang yung grand prize, di ba? Tapos pagka sumali ka, hindi ka naman sigurado na mananalo ka ng grand prize. So bakit ka bibili ng mga manyika? So kung 5,000, 2,500 yung mapunta doon sa van tsaka sa gasolina eh. So kalahati na kagad ng 5,000 na budget. Tapos, the rest, kailangan maghagilap na lang sa bahay. Okay? Tapos, noong time na yon, kasal na tayo. Okay. So, yung time na yon, lahat ng mga manika salamat sa collection ko ng mga staff toys noon. Ay nandun sa so napag-decidean no na convince ang creative team na pwedeng hindi na lang pare-pareho yung manika. Okay, wag na lang bumili sa Divisoria kasi ganun nga lang yung budget. So pwedeng iba't ibang stuffed toys na lang, no? Kaya wala ring uniformity. No, buti na lang pumayag din si PD na yun na lang yung gagamitin. Tapos bagong pintura yata yung ano, isang kwarto noon. No, bagong pintura siya ng yellow. So yun, parang inilawan na lang yata sila ng ano, parang masyadong they make do na lang with kung ano man yung mga nandoon, posters, picture frames. So, sa lahat kay PD na yun. So, speaking of the PD, no? So, parang nag-adjust talaga yung PD based dun sa budget na check ni PM. Kung mapapansin nyo, yung, kasi supposedly sa script niya, pare-pareho dapat yung manika. So, ang ginawa na lang ni PD, parang ano siya from the small stuffed toys tapos dun sa major na ano ba tawag doon jolt ba tawag doon? Sa twist
So kailangan malaki yung ano, malaki yung stuffed toy. Yung pinakamalaking stuffed toy yung ginamit. Okay. So yun yung ano, Manyika.